natin alam, ang nakikinabang lang sa bakuna bubble, yung mga bakunado na, no? So makakapanayan po natin ngayong umaga, Alvin, makakapiling na po natin ngayong umaga ay siya pong board member ng Community Medicine Development Foundation at siya rin pong kasapi ng faculty ng UP College of Medicine, si Dr. Jean Nisperos. Kasama natin sa ating Zoom, 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 Papaya. Favorite ko yun, Alvin, Zoom, po. Zoom, Zoom, Papaya. Dr. Jean, good morning! Magandang umaga, Tony, at magandang umaga, Alvin. Magandang umaga sa ating lahat. Yes, sir. Yan, kami ang pinagsanib puwersa ng SROTS ngayong umagang ito. SROTS. So, kita mo naman, Doc Jean, if you look at the figures na nireport na mula kahapon, no, we've exceeded 2 million sa total COVID cases since the start of the pandemic. And ang ating growth rate for the infections, nasa positive territory pa rin. Sa tingin niyo po ba, will we be able to cope pa rin, no? Yung healthcare system natin, has it shown better capability to respond to this pandemic compared to what we went through nga in the past 12 months? Well, magandang question because kung ikukumpara natin sa simula, definitely may improvement. Kasi nung simula, hindi naman talaga tayo handa at maraming kailangan ilagay ng mga bagay, how much we need to strengthen our healthcare system. Katulad ng tuwing magkakaroon tayo ng surge, nagdadagdag ng kapasidad yung ating mga hospital. So kung ihahambing natin sa simula, meron. Pero kung ang tanong ay sumasapat ba yan in the same manner as lumalaki yung damage or lumalawak yung saklaw ng nagkakasakit sa COVID, malayong malayo. So there's so much that needs to be done at this juncture. Halimbawa, siguro isa't kalahating taon na tayo, no? Kung sasabihin natin March last year nagsimula yung COVID, it took us a little over a year para abutin yung 1 million. Pero yung second million, ilang buwan lang. At kung titignan natin ang prediction ng ibang mga nag-aaral ng datos natin, by December baka umabot tayo ng 3 million. So ang bilis. Ang bilis ng paglawak. And yet, yung pag-unlad ng response natin, yung kapasidad ng healthcare system natin, hindi lang naman pwedeng hospital ang tinitignan natin. Lahat ng layers yan ng healthcare system. Hindi din ganun kabilis yung pag-unlad. In fact, hirap na hirap tayo. Halimbawa, yung pinakamahalagang bahagi ng healthcare system natin, yung health human resource, no, yung dami ng mga health personnel, kulang na kulang tayo dyan. Kahit padagdagan din natin ang kama, halimbawa yung mga health facilities natin, kung wala naman yung equipment, halimbawa yung oxygen, yung ventilators, yun yung mga rate limiting step. So hindi yan umaabot. Ngayon, kung sa usapin ng policy, ang malaking problema talaga natin is how reliable is our data. Yung nakukuha nating data ngayon, halimbawa sabi, di ba, 2 million na tayo ngayon. Kailan ba talaga tayo pumalo ng 2 million? Was it only yesterday? Or was it like 2-3 days a week ago? Kasi kung magkakasakit ka ngayon, nag-positive ako ngayon, hindi naman lalabas agad yan bukas . It'll probably take a week. Tapos yung mga namatay din, it'll probably take a month bago siya ma-register. So lahat ng datos natin is huli. It's late. So paano tayo gagawa ng policy? Let's say halimbawa sabihin yung granular lockdown. Paano kung mag-granular lockdown ngayon, yung datos na ginagamit mo 2 weeks late? Diba? Parang ang hirap gamitin. There's so many things dun sa healthcare system natin na kailangan ayusin. From data, so, Doc Jean, to ano, ang daming kailangan ayusin. Oh. Yes. So yes. Doc Jean, siguro yun ay madalas din na nasisilip, no? Yung huling pagre-report or delayed reporting nga nitong COVID data, no? Sa palagay mo ba that statistically ay meron pa talagang magagamit na mas magandang proseso to collect the data and to report it faster? Kung hindi man real time, can they report it faster or is that statistically not possible? I think we need to really improve the bureaucracy of the DOH. Kung titignan natin yung process, yung mga laboratories for instance, nagre-report sila ilan ng positive. So you have a number kung ilan yung nag-positive, yung positive tests nila, no, per day. Nire-report agad yan. Pero hindi lahat ng nire-report na positive ay nire-report ng DOH as confirmed cases kasi may validation process pa sila. Para malaman if, let's say, yung isang tao, dalawang beses siya nagpa-test, dalawang beses siya nag-positive. So i-eliminate yun. That's an understandable process. Kaya lang yung validation process na yun, sobrang tagal. Kaya nagbi-build up yung backlog. Ang laki-laki na ng backlog natin, almost 200,000 na. Palagay nating halimbawa yung sa backlog mo, kalahati doon ay totoong individual
individuals at yung kalahati ay repetitions, so you still have maybe 90,000 that we should be adding to the numbers we have today. So we really need to improve the validation process, not just ramping up. Kasi kahit na whether we're testing 70,000 per day or 100,000 per day or 150,000 per day, pag hindi na na-improve yung validation process, we will not get the numbers we need in a timely manner, in a reliable manner. Kasi sinasabi mo, we base our actions on the available data. So if the data is incorrect or hindi updated, then we might have an incorrect approach or solution. Response. That's what you're saying. Yes. Response. Oo. Yes, it's precisely, because we want to have our policies based on evidence. And halimbawa, sasabihin natin, sa Metro Manila, saan dumadami yung cases ng COVID? If your data is 2 weeks late, ang hirap. Hindi mo malalaman saan ka mag, kahit pasabihin nila mag-granular lockdown ng specific places, kalat na yung sakit before you can even impose a lockdown. So lockdowns are really really will not do anything kasi late yung datos natin. Alam mo yung Alvin pala, no, tsaka Doc Gene, yung lagi siyempre naririnig natin na habang naka-lockdown, kailangan mas paigtingin yung testing, di ba? Yes. And tracing. Ngayon, nabanggit mo, Doc Gene, no, na it may have to do with the bureaucracy kung bakit hindi kaagad na update, no, yung mga figures na yan. Medyo delayed pa nga yung mga reporting natin. Testing and tracing. Sa tingin nyo ba, nagkaroon na ng improvement sa testing and tracing sa panahon ngayon after a year, more than a year into the pandemic? Yes, definitely. Nalala nyo, nung simula, we didn't have our own testing. We had to send it to Australia, I think. Tapos ng 2 weeks. And then we started with RITM. Kaya lang, naalala nyo, nung nasa RITM tayo, nagkaroon talaga ng plateau eh. Kasi ang maximum na kinakaya lang ng RITM noon is 2,000 per day. So okay, they had to finally open up yung subnational testing centers. Na ang problema rin natin ngayon, kahit na nagdagdag na, masasabi ba nating sapat? So even if the numbers we're looking at, let's say you're talking about, let's say, Eastern Visayas, how many testing centers do we have there? Do they cover enough people? Diba? If you have maybe one or two testing centers in a region, that's not going to be sufficient. Kulang na kulang yan. So we're really not testing enough. And kaya kung titignan natin yung datos natin, hindi ang madalas tinitignan ng tao yung absolute numbers. Kami, tinitignan din namin yung positivity rate. Kasi yung positivity rate, nakakatakot eh. Oh. At one point, almost 30% na siya. Which means may one positive tayo for every three na tinetest. So kulang na kulang yung test. Samantalang ang ideal would be 5 in 100. 5 people in 100. Tapos tayo 1 in 3. So ang layo. We really need to test more. So yun yung isang nakakabahala. We're not testing. Pero ang testing. Ang testing kasi, di ba, Doc Gene, Alvin, yun ang isa sa mga parang nagiging hadlang. Dahil yung cost. Di ba? Mahal magpa-test. Eh ang sinasabi nga ng ibang bansa eh, de, libre namin kayong itetest. Basta magpa-test kayo. Eh, sa states nga, di ba, puwersahan silang itetest kung ayaw nila magpabakuna. So yun yung trade-off. Eh, ngayon, can we actually ramp up testing, Doc Gene? Ito lang ang tanong ko, no? Given na ito lang yung ibinabudget para sa DOH, can we ramp up testing para na rin mas, gawing mas affordable, if not free, and available to more people? I think the demand has always been libreng testing. Kasi kung ang daming nawala ng trabaho, ang daming nagtatrabaho on a minimum wage, tapos iisipin mo, gagastos ka para sa test ng ilang libo na ilang araw mo kailangan pagtrabahuhan. Eh syempre, tapos nag-positive ka. Oo, tapos nag-positive. 14 days ka walang kids. Oo, di ba? Di ba makakapag-trabaho? Kakabahan ka pa kasi wala kang trabaho pag nag-positive ka. So, ayaw mo magpatest. Working against people getting tested. Alam mo yan, yung costs, yung hindi siya makakapag-trabaho, we need to really incentivize testing sa taong bayan. Kung libre yan, isang panawagan yung libreng testing. Pangalawa, sana may quarantine leave. Pag nag-test ka, nag-positive ka, hindi ka takot mawawalan ka ng trabaho. Meron kang makukuha habang naka-quarantine ka. Diba? And nakakalungkot. Halimbawa, kahit sa health workers natin, yung health workers natin nag-quarantine, eh hindi sila binibigyan ng SRA pag nag-positive sila dahil nag-quarantine sila. Makaawa ka pa. Tinatanggal pa yung special risk allowance sila. Nagkaroon na nga sila, na-expose na nga sila. So, makikita mo, everything's working against people getting tested. So, sana, let's try natin yung policy. Yung policy is, incentivize natin, magpa-test po kayo, huwag kayong mag-alala, libre to. Pag na-test kayo, huwag kayong mag-alala, may support ang pamahalaan. Ganun
ganun sana, so people will get tested. And then we also fix the bureaucracy. So habang dumadami yung nagpapatest, inaayos natin para umiiksi yung validation process at nakakakuha tayo ng real-time at reliable data. Para yung policies na ginagawa natin, talagang akma dun sa datos na nakukuha natin. Yun yung isang kulang na kulang tayo ngayon sa nakikita. Doc, kung ang mga kaso alimbawa sumampa sa 25, ano bang pinakamatindi natin, 22? 22. 23? Yes, 22. Ano? 22, yes. Alimbawa sumampa ng 25 or 30, ano po? What options are left? Ano pang naiwan? Nag-lockdown na tayo, nag-granular tayo, nag-ECQ, MECQ, GCQ. Kung ano-ano, ang dami na. Yes. Ano pa bang pwede nating gawin? Well, di ba yung tatlo kasi yung levels ng healthcare system natin, may primary, may secondary, may tertiary. Ngayon, kung maganda yung vetting natin, una palakasin talaga natin yung sa level ng community. Kasi halimbawa, yung barangay yung umiikot, sila yung nagsasabi kung may nag-test ng positive, sila yung nagmamonitor doon. Sila rin yung nagsasabi sila rin yung tumutulong kung pag meron ng severe case, dadalhin sa hospital. So sa level ng community, kung ma-vet natin yan, ibig sabihin, makikita natin sino yung kailangang dalhin sa hospital, sino yung pwede lang muna sa isang local hospital na oxygen support lang, sino yung pwedeng sa bahay lang, mami-minimize natin yung pumupunta sa hospital diretso. Pangalawa, kung maganda yung vetting process natin sa baba, hindi pa hirap huminga yung pasyente na mamonitor na natin sila. Para pag umabot sa punto na nahirapan, alam na natin kung saan sila dadalhin. Kailangan may ganong parang proseso. Isa yun, ano? Para yung hospital natin, talagang ang umaabot lang ay yung nangangailangan ng ganong antas ng healthcare and tertiary care. Yung mga hindi pa gaano oxygen or makakayanan pa sa mga district or provincial hospitals, dun muna. Yung mga kaya sa bahay muna, i-monitor natin. Dapat palakasin natin yung ganon. Isa yon. Pangalawa, ang tinitignan lang natin palagi ay yung government sector. Sana at this juncture, meron tayong isang kumpas. Eh. Alam niyo, yung we get the entire healthcare system, both public and private, working under one rhythm, yung isang komprehensibong plano na makukuha natin lahat ng kama, whether public or private, magagawa yan para sabay-sabay tayo dun sa plano. May isang comprehensive unified plan. Ang nangyayari ngayon, hirap kasi bawat LGU kanya-kanya. At yung may LGU na may kaya, sige, go ka. Yung LGU na hindi kaya, ikaw lang susuportahan. Walang ganon. Tapos maraming mga LGU, kulang ng health personnel, walang nag-a-apply. May mga LGU naman, maraming nag-a-apply, pero wala namang item, hindi makapasok. So, paano natin naayusin yan kahit yung health human resources natin? I think at some point, personally, I think we need to renationalize our healthcare system under this pandemic. Yeah. Ibalik natin sa isang punto. Of course, ang kakibat niyan, kailangan din natin ayusin yung DOH as the leader. Mm. So, dalawa yan, magkasabay yan. I-renationalize natin para iisang kumpas lang siya. At yung DOH, ayusin din natin yung leadership niya para siya yung talagang nagkukumpas kung paano natin haharapin to from the highest level to the community level. So I didn't know, Doc Jean, na ikaw pala ay of the view na mas mainam na ang gobyerno ang magpatakbo na ating mga ospital. Ganon ba? Eh, of course, we have government hospitals, no? Pero when you say nationalize, ano ba ang sakop ng nationalizing the healthcare system para sa iyo? Well, at this juncture, pinakamabilis yung LGU and the national system. Kasi yung LGU ngayon, yung mga local healthcare systems under the mayors and governors yan. Mm-hmm. So may disjoint ka pa. No? So dahil because of the devolution, because of the devolved system. So yun yung pinakamadali. I-ano muna natin, isantabi muna natin yung devolution para lahat from your district hospital, from your health centers, district hospitals, provincial hospitals, regional, lahat yan iisang kumpas lang. Maano mo yan, matitignan ng maayos. No? Okay. Na naghihintay yung national government kung sinong LG yung darating sa kanya, medyo ganun yung nangyayari ngayon. Kailangan natin palakasin yan. We're facing a national problem that all of us are affected. So I think we really need to make our approach more unified. And everybody's on the same page. Ang problema rin kasi parang wala tayong malinaw na blueprint. Paano yung gagawin natin in the next few months? Paano yung gagawin natin? Napaka-vague ng mga plano. And all of us, including those in the health sector, hindi na alam paano. Ano ba yung plano talaga ng gobyerno? Ano ba talaga yung gusto niyang gawin? When everybody's on the same page, when the plan is clear, malinaw sa lahat, madali tayong makaagap. Madali tayong makakadiskarte. Kasi alam mo yung gagawin in the next few months. Ito yung mga kailangan nating abutin. Sige, sa puntong yon,
Yeah. Sa puntong yon, tayo ay sasalihan na sa ating talakayan ng isa namang nagsilbing dating health secretary at sa kanyang pananaw pwede rin nating tingnan ano pa nga ba ang pwedeng magawa para tayo ay makaagapay dito sa pandemya sa siguro yung mas epektibong paraan ano. Nasa linya ba ng telepono Zoom. O nasa Zoom? Ayun, nasa Zoom din. Oo, nasa Zoom din po natin si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral. Maganda umaga, ma'am. Si Tony at si Alvin po ito. At si Doc Jean. Siya po ang ikatlong anchor po natin ngayon sa On The Spot. Hi, kamusta Tony, Alvin, Jean? Kamusta kayong lahat? Mabuti naman po. Thank you, ma'am. Ayun po sa puntong yun na nabanggit po ni Doc Jean, ano, na we have to renationalize yung healthcare system. Nabanggit po nga ni Doc Jean na since many of the hospitals sa mga LGU devolved po ang healthcare system natin, do you feel that a best way to handle the pandemic moving forward would be to renationalize nga yung healthcare system? Ang sagot ko sa mga ganyan ay palaging ganito, Tony. Pag tinanong ako, ano ang mas gusto mo, presidential or parliamentary na form of government? Ako ang palagi kong sinasabi, wala yan sa kay presidential siya, kay parliamentary siya. Nasa tao yan. Kung paano nila i-implement yung sistema na nandyan. Mm-hmm. So, ganun din ako sa health system, whether it is renationalized or whether it remains devolved, pareho rin yun. Kung hindi magbabago ang palakad ng mga tao, hindi mag-improve kaya marenationalize siya o hindi. So pag hindi rin nagbago yung palakad, kailangan bang baguhin yung taong nagpapalakad? Ayun ang kailangan gawin. Tignan ang leadership at governance either in a nationalized or devolved type of system for healthcare. Di ba, Jean? Yes po, ma'am. Pero, mukhang nag-agree ka agad. Ang bilis ng iyo. Kudyante ko yan. Hindi siya pwede. Hindi ko pwede humindi. Hindi pwede humindi. Pero tama din, Secretary, ano, nabanggit mo yung tao. Ano po. So, sa palagay mo, may relationship yung namumuno kaya tayo umabot sa punto na milestone na 2 million? Ibig mo bang sabihin kung maayos yung namumuno dyan, hindi natin abutin yung ganyang kalaking bilang? Siguro. Palagay ko ay mangyayari yon. Hindi naman tayo sigurado dahil sa hindi natin kontrolado ang virus. Ang virus is the driver as far as this pandemic is concerned. But our response, talagang maganda malaki ang epekto nito. Kung mahusay ang palakad ng healthcare system, kung mahusay ang palakad ng economy, hindi tayo masyadong magsasuffer. Hmm. Alam mo, mahirap. Susi yung sekretary. Yun ang tinutumbukin. Ano yan? Tumbukin na natin. So yung susi, yung liderato. Oo, hindi lang yung Secretary of Health. Right. Ang presidente ang susi dyan. Yes. Ayun. Huwag mo masyadong waratin, ha? Huwag mong winawarat, ha? Magagalit, ha? Winawarat. Alam mo, ito si Dr. Cabral at saka si Dr. Nisperos. Wala na sinabi maganda ito sa akin. Kasi, hindi naman po. Pagka meron naman po kayong ginawang mahusay, umaayon naman po kami. Ayaw naman pala. Sumasagot eh. Pero kasi, ma'am, tanungin ko na rin po. Lalo na, kung ako na naman, kunwari, ilalagay ko yung posisyon ko kay Secretary Harry Roque. At pag narinig ko, kunwari, aba, nagsalita pala si Dr. Cabral sa SROTS ngayong umagang ito. Sasabihin na naman niya, bakit Dr. Cabral? Nung panahon po ninyo,
nung kayo po ay nakaupo, meron po ba kayong ginawa sa mga tungkol sa MERS-CoV at tungkol sa SARS? Meron, babanggitin ko po. Babanggitin ko lang po. Kayo po ba ay may ginawa sa MERS-CoV at sa SARS? Hindi po ba ganyan, Dr. Cabral? Bebueltahan kayo niyan. Trabaho po yun ni Secretary Roque. Ayun, ito po okay. Ay presidential spokesperson, kaya hindi po siya pwedeng magsabi ng masama tungkol sa kanyang principal. At okay, kung sino man po ang bumabatikos sa kanyang principal, katungkulan din niya na ipagtanggol ang kanyang principal. Kasi okay, Siyempre sasabihin niya, kung kayo na lang ang maging health secretary ngayon, baka sa tingin ninyo mas magaling pa kayo at meron kayong magagawa na hindi pa nagagawa ni Secretary Duque. May mga ganong balat yun. Alam ko na, na-anticipate ko na. Ano na lang po yan, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Doc, na-interview namin kagabi si Dr. Alimpin, yung presidente ng Philippine College of Physicians. Ang sabi po niya, pagod na ang mga doktor. Na siyempre, kinakabahan tayo. Pag sinabi ng doktor, pagod na, baka ang susunod, mag-collapse na, patay tayo. San tayo pupulutin lahat niyan? Dr. Nisperos, nare-reflect ba yan sa inyo? Ikaw nasa field ka rin, ano? Talaga bang super pagod na? Pero kaya pa. Ang attitude po kasi ng health personnel, whether doctor or nurse yan, ay gagawin lahat hanggat kaya. Kasi yun yung training eh. Lalo kung buhay ng tao yung nakasalalay. Kung sasabihin nating pagod na, matagal nang pagod. We're way beyond that. Pagod na pagod. Oh, we're way beyond that. Kasi imagine mo, nagdodoble, tumitriple yung pasyente mong aasikasuhin, hindi naman kayo dumadami. Pangalawa, yung pamamaraan ng pagtingin sa pasyente, hindi katulad dati. Ngayon, ang daming proseso mula doon sa pagdodon mo ng personal protective equipment. Yung palang paggamit mo noon, napakahirap na. Yung marami tayong mga kasama, nasanay na lang. Pero ang hirap niyan gawin, from putting it on to taking it off. Tapos, biglang logarithmic yung dami ng pasyente. Biglang haharap ka ng hindi, kumbaga, sabi nga kanina nung isa kong estudyante na doktor na ngayon, yung pagod ko ng duty, kahit nag-off na ako, hindi ko pa nababawi. Isang araw ng off, hindi nababawi yung pagod niya nung last duty niya. Nadadagdag at nag-accumulate yan. So, kung usapin ang pagod, we're way beyond that. So, ang usapin ngayon is, paano natin tutulungan yung ating mga health personnel sa ganitong dumaraming kaso? Yun yung isang malaking punto. Kakahikayat ba ang DOH ng mga health personnel, ng mga health professionals, doctor, nurses, and other medical health personnel to join the fight against COVID, pumasok sa public service, sa public sector. So nakikita natin ngayon, nag-aalboroto ng ibang health workers dahil maraming health workers dahil hindi nila nakukuha yung benefits nila. Again, it's a disincentive. Yung dapat ay nagiging incentive na halika, pumasok kayo, tumulong kayo sa amin dahil kailangan kayo ng bayan ngayon. Nakikita na may kapabayaan sa antas ng DOH. Hindi nabibigay sa kanila yung dapat nilang nakukuha, yung pahinga na dapat nilang natatanggap. Ay hindi. Kasi the moment may isa kang kasama na, halimbawa, nagkasakit, nag-leave, or nag-quarantine, yung tinatrabaho niya, sa iyo pa rin mahuhulog, madadagdag pa rin yun. So talagang it's becoming a vicious cycle. Napakahirap. Yeah. Dr. Jean, at para kay Secretary Cabral, ang nakakatakot po, pag umano na yung doktor, naalala mo nung first nitong surge, just nag-time out? Yes. Nag-call for a time out yung ating mga doktor? Gaano kalapit na sa ganyang estado ang sitwasyon ngayon? May assessment ka ba, Dr. Cabral? Ngayon kasi, ang COVID ay kalat na sa buong bansa, di ba? Kaya hindi mo masyadong makita kung ano ang nangyayari sa labas ng Metro Manila. Dahil hindi kasing bilis pumasok sa atin ang balita mula sa kanila. Pero kung titignan mo, mas lalo silang nahihirapan kasi unang-una, hindi mahusay ang pasilidad sa ibang lugar ng Pilipinas kumpara sa Metro Manila. Susunod, mas kokonte ang healthcare workers dun sa mga lugar na yon. Kaya kung napapagod ang mga doktor at nurses at iba pang healthcare workers dito sa Metro Manila, sa pagkakataon na kalat ang COVID
asahan natin na sa ibang lugar, mas lalo pa silang napapagod. Ang mga healthcare workers ay notorious sa pagiging kimi. Hanggang hindi talaga siguro lupasay na sila, ay hindi pa sila magrereklamo. Kaya pag nagreklamo sila, talagang kailangan nating tuunan ng pansin dahil ang susunod doon ay wala nang mangyayari. Co-collapse na talaga ang ating healthcare system. At, Alvin, sorry, dadagdag ko lang. Ano? Ay, of sige. Course, of iba course. Pa yung, iba pa yung physical exhaustion sa mental exhaustion. Yes. Yung mental stress na nararamdaman ng mga kasama natin. Dati, ano lang eh, yung stress ng pag-aalaga sa isang pasyente or hindi mo magawa yung dapat mong gawin dahil kulang ka ng gamit. Ngayon, hindi mo maasikaso yung gusto mong asikasuhin. Yung araw-araw nakakakita ka ng namamatay na pasyente dahil wala kang magawa. It builds up. It's a tremendous mental pressure sa bawat. Tapos hindi nakaka-recover. Ang hirap mag-recover kasi wala ka rin kausap. Hindi parang ka PTSD, eh. Hindi ka makapunta. Parang ano ka, isolated. Hindi ka pwede makapagkwentuhan sa mga kasama mo. Tapos pagod na pagod ka. So it's not just the physical stress, it's the mental stress. Tapos minsan may facility ka na nababakante lang dahil may namatay na pasyente. Or kailangan mo magdesisyon sino yung uunahin mo sa dami ng pasyente pero limited yung kama mo. May ganong factor na ang hirap ipaliwanag unless you are there. Na sa araw-arawin mo yun or palagay na natin every 3 days ka nag-duty. Ang hirap ng ganon na sitwasyon. Mm-hmm. Kaya ako agree ako kay Ma'am Dr. Cabral na yung mga health person titiisin yan hanggat kaya. Pero the moment nagsalita at sabi nila, teka muna, hindi na namin kaya. Makinig na tayo. Makinig na tayo. Kasi ano na yun, said na yun eh. Said na sila. Kinakalampag na nga nila yung pintuan ng Department of Health. Kahapon, nakita nga natin, di ba? Nandun na sila sa labas mismo ng DOH at hinihingi na nga nila na either bigyan na sila nung kanilang karampatang benepisyo o dapat bumaba na sa pwesto yung namamalakad na ating healthcare system. Pero, ito lang. Kung kunwari si Dr. Cabral, nandun ka pa, nakaupo ka sa loob ng iyong opisina sa DOH noon at biglang nakita mo, ang daming tao sa labas ha. Ano kaya ito? Magpapa-birthday party ba ito sa akin? Kaya sila nasa labas? Ano po ba dapat ang reaction nyo pag nakita nyo na ang dami na nagra-rally sa labas ng iyong pintuan? Minsan lang may nag-rally sa tapat ng pintuan ng DOH nung ako ay kalihim. Pero yun ay para suportahan ang aking paninindigan tungkol sa reproductive health. Hindi pa ako nakaranas ng rally na against the DOH. So, kaya although nga, nung nasa DSWD ako, merong nag-rally ng mga mahihirap sa DSWD para ibigay ang kanilang assistance. At ang ginawa ko doon ay inimbitahan ko sila na pumasok sa loob ng DOH at makipag-usap sa akin kung ano ang kanilang kahilingan at kung ano yung dinaramdam nila. So, madaling na-solve. Pagkatapos kong marinig kung ano yung sinasabi nila at nagkaroon kami ng agreement ng kasunduan kung ano ang gagawin namin. So ang feeling nyo, ma'am, kung kunwari nakita na ni Secretary Duque na ang dami mga nagrarally sa gate ng DOH, sana ikumbidahin niya para makipag-dialogo? Or sa tingin ninyo, at this point, parang wala na rin silbi yung dialogo with him? Hindi nangyayari na walang silbi ang dialogo. Palaging may silbi ang dialogo. Mm-hmm. May silbi kung may aksyon. Tama, kung pareho silang sincero sa kanilang pagnanais na masolusyonan kung ano man yung problema, magkakaroon ng solusyon yun. Mahalaga kasing punto, singit lang ako, mahalagang punto kasi yung nararamdaman din ng health workers na naririnig sila eh. Mm-hmm. Yung daing mo ay naririnig ng mga taong dapat nakakarinig at sinasagot ka, ano ba yung pwedeng gawin? Ang mahirap kasi is nararamdaman na ng health workers at nagsasabi na sila unti-unti na ito yung nahihirapan kami, ito yung kailangan namin, ito yung gusto sana namin. Tapos it falls on deaf ears. Tapos ayaw ko pang harapin. Kaya yung sinasabi ni Secretary Cabral na may papel talaga ang dialogo. At the very least kasi,
makikita ng bawat side na nakikinig at yung mga kahilingan na ilalamesa. Kung hindi kasi yan mailalamesa, walang action, magpapatuloy talaga yung demoralization on one hand at yung insensitivity on the other hand. Hindi siya, walang meeting ground. Kaya yan yung hinihiling palagi ng mga nagrarally ng mga health workers, ano, lalo pag pumupunta sa opisina ng DOH. Napakinggan yung kanilang hinaing. At hindi lang pakinggan, bigyan sila ng tugon kung gagawin ba o hindi. Kasi kailangan malaman yun. Malaman nila kung anong gagawin doon sa kahilingan namin. Kasi kung wala namang gagawin, eh tutuloy-tuloy lang din. Di ba? Hindi yung dialogue. Yes. Okay. Bilang pagtatapos, no, mag-wrap up na po tayo. Gusto ko lang kunin yung sa bawat isa sa inyo, kay Dr. Cabral, kay Dr. Nisperos, yung issue na kapag tayo ay pumasok na sa election season, alam nyo naman po, hindi na natin maiiwasan, malapit na po tayong pumasok sa campaign period pati, one of the issues that has to be tackled, no, siguro by people running for either president or vice president, is to talk about the healthcare system dito sa ating bansa. And what would you want to hear? Si Dr. Cabral and Dr. Nisperos, either one of you can go ahead. What would you like to hear a presidential candidate talk about the healthcare system kapag siya ang nanalo na bilang Pangulo? Dr. Cabral or Dr. Nisperos? Mauna na muna ako, Jim. Ang gusto ko sanang marinig ay sabihin ng ating Pangulo na mula ngayon, ang ating COVID response ay lalawakan at bibilisan. Dahil marami naman sa ginagawa nila ay tama. Hindi lamang malawak at hindi lamang kasimbilis ng pangangailangan. Susunod ay gusto kong marinig na aminin ng Pangulo na sa maraming panahon ay hindi nag-invest ang ating pamahalaan sa healthcare system. Kaya ngayon, ay dinaranas natin lahat ng epekto nito. So, mula ngayon, gusto kong sanang marinig sa presidente na gagawa tayo ng pag-aaral para makita natin kung ano ang pinakamagandang solusyon para ma-improve ang ating healthcare system, mabigyan ng boses ang mga healthcare workers dahil sila ang nakakaalam kung ano ang nangyayari at kung ano ang pwedeng solusyon. At susunod ay gusto kong marinig na sasabihin sa Kongreso na ang budget ng pangkalusugan, hindi lamang sa Department of Health, ay dapat ibigay ayon sa pangangailangan. Okay. Ayun, yun ay kung si Pangulong Duterte pa rin, no, ang nakaupo. Pero ang tanong ko kasi, yung susunod hindi, na Vice Pangulo. President siya noon. Hindi, Miss Kinasino ang mag-presidente. Ay, okay. So si Doc Jean naman, kung kunwari ang tatakbong Pangulo, yung kandidato, ano po ba ang gusto niyong marinig na kanyang programa para sa ating sistema pangkalusugan? Ang gusto, salamat, ano, Tony. Ang gusto kong marinig una doon sa kandidatong yon or kung sino man siya, ay aminin niya na ang COVID ay binuyang-yang o in-unravel lahat ng kahinaan at problema ng healthcare system natin. Gusto ko marinig sa kanya na nakikita niya ano yung problemang yan mula sa health services, sa sistema ng gamot, sa drug industry, sa health personnel. Kasi kahit anong ipangako ng kandidato, kung hindi niya kinikilala muna yung batayang problema, the basic problems na in-inherit na natin for so many decades, eh hindi ako maniniwala sa programa niya. So unang-una, kailangan makilala niya, etong COVID, pinakita sa atin, isiniwalat, ito ang mga problema ang nakita natin. Bilang kandidato, ito ang gagawin ko sa bawat problema niyan. At kahit nasabihin niyang, hindi ko po masosolusyonan yan sa termino ko, tatanggapin ko yun eh. Kasi totoo naman eh, hindi mo masosolve yan in one term. Masyadong mahaba. Pero kung sasabihin lang niyang, ito ang sisimulan po natin. Sa ganitong aspeto, sisimulan natin. Sa development ng health personnel, sa hiring ng health personnel, ganito gagawin natin. Sa pag-aayos ng ating drug industry, ganito gagawin natin. Sa pag-aayos ng healthcare services natin, ganito. At ang pinakamahalaga po sa akin na so many decades na so many presidents ang nakakalimot, health promotion po, health education. Paano natin papataasin yung kaalaman ng mamamayan sa usapin ng health?
kaya kumakalat yung information, eh. Kaya kumakalat yung maling paniniwala sa bakuna, maling paniniwala sa virus, kasi mababa yung health literacy natin. Yun ang isang hinahanap ko lagi sa kandidato, paano niya planong improve yung health promotion, health education ng mamamayan. Yun lang po. Salamat. Yeah. All right. So, hitik na hitik tayo sa usaping salamat, Doc. Ha, sa araw. Ano bang programa? Oh, oy, meron pa kami at may thank you doc pa kami ni Ate B. Thank you doc pala. Sorry, yes. Thank you doc with Ate B. Kasi namin si Dr. Cabral doon. Yes. Of course, eh, hindi mo naman 8:30 to 9:30. Yeah. Oh. So thank you very much po ha sa pareho po nating panauhin ngayon, si Dr. Esperanza Cabral at si Doc Genius Veros. Very valuable insights kapag kayo na ang nakaupo ulit sa DOH, kakalampagin namin kayo. yung mga binanggit nyo na gusto nyo gawing reforma sa healthcare system, kayo ang magpatupad. Sabihin na naman ni Secretary Harry Roque, bakit kung kayo ang nakaupo ngayon sa DOH, nagawa nyo po ba talaga? Nakatupad yung mga reforma ninyo. Hindi bagay sa'yo. Mas bagay sa'yo ang Pangulong Digong. Mas okay ka kay Pangulong Digong. Alam mo, si Secretary Roque, masyadong mataba ang isip. Mataba ang isip ni Secretary Roque. Anyway, thank you very much sa panauwi mo po natin dalawa. Maraming salamat sa inyong lahat, Gene, Tony, Alvin. Thank you very much.